These are some palacio. Straight from the palace. Two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered. Unadulterated. Exclusive. Behind the scenes. Exclusive behind the scenes. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Isang magandang araw po sa lahat. Ako po si Mocha Uson at welcome po sa ating tinututukang radio program ng bayan, ang Digong Diaries Special Podcast. Linggo-linggo tayo ay nagbibigay ng mga balita sa mga naging pagkilos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pati na ang iba pang mga ahensya sa ilalim ng executive branch. Isang malugod na pagbati rin sa ating mga ka-DDS sa abroad, lalo na po ang ating mga OFWs na palaging nakasubaybay sa atin dito sa DDS Podcast. Tayo po ay napapanood ngayon sa Presidential Communications at RTVM Facebook pages at naririnig sa Radio Pilipinas 738 AM station. Kamakailan lang ay ating napanood ang ating one year in office report ng Pangulo. Kaya patuloy tayo nakasubaybay sa mga ginagawa ng administrasyon para sa bayan. Balikan natin muli ang official engagements and activities ni Tatay Digong nitong nagdaang linggo. Narito ang Duterte on Duty. Ito ang Duterte on Duty, ulat sa ginagawa ning presidente. July 6, Webes. Pinuntahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 403rd Brigade ng Philippine Army sa Camp Bahian, Malaybalay City, Bukidnon. Binigyang diin niya na hindi siya nakipag-usap sa mga terorista at hindi siya makikipag-negosasyon sa mga ito. I will never talk to criminals and to terrorists, but I would talk to revolutionaries who are imbued with a principle of their, kagaya nitong MIMN. I talk to them because what drove them to fight government is the rising nationalism. Dinalaw ng Pangulo ang mga sugatang sundalo na nagpapagaling sa Metro Davao Medical Research Center. Pinarangalan niya ang mga ito ng Wounded Personal Medal at binigyan ng tulong pinansyal. Nakipagbakbakan ang mga sundalo sa armadong grupo na pinaniniwala ang kasapi ng New People's Army sa Moncayo, Compostela Valley noong July 1. July 10, Lunes. Nakiramay si Pangulong Duterte sa pamilya ng yumaong PCSO board member na si Attorney Loreto Ata. July 11, Martes. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumunta ang Pangulo sa Philippine Stock Exchange at nakipagdiwang sa 10th listing anniversary ng Phoenix Petroleum Philippines Incorporated na ginanap sa Ayala Avenue, Makati City. July 12, Miyerkules. Dumalo ang Pangulo sa 26th anniversary ng Bureau of Jail Management and Penology na ginanap sa AFP Theater sa Camp Aguinaldo, Quezon City. I will never, never allow a military man, a government man, a policeman na makukulong for doing his duty and obeying my order. Di talaga ako papayag. Ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. Noong nakaraang linggo ay ang panauhin po natin ay galing sa Philippine Drug Enforcement Agency na si Director Derek Arnold Carrion. Ayan, ng PDEA, Director for Preventive Education and Community Involvement Service. At kasama rin noon ay si Assistant Secretary Mon Coluping ng PCOO. Ngayon naman po, ito na yung pinakahihintay natin. Dahil po marami tayong mga katanungan patungkol dyan sa IDOL or DOLE ID for OFWs na nagkaroon ng soft launching noong July 12. At ngayon, ito na po ang ating guest, the man of the hour, si DOLE Secretary Silvestre Bello III. Sir Bebot. Hello, Coach Mocha. Mocha ang tawag sa akin ni Sec Bebot. Ano ko lang, Mocha? Mocha, sir. Okay, Mox okay, na okay. Eh. Mocha, Mox. Okay. Okay. Sir, unang-una po, yung good news, itong DOLE ID, yung IDOL. Tama. Okay, ano po ba itong IDOL? Ito yung magiging ID ng lahat ng mga OFWs.
whether active or inactive. Ito ay magagamit na nila kapalit ng OEC, yung Overseas Employment Certificate. Magagamit din nila in the future for their SSS, pag-ibig, PhilHealth transactions. And then pagdating nung ano, pinangako ng ating Pangulong Duterte na OFW bank, malaki rin ang magiging kaugnayan nitong OFW ID na ito. At maliban doon, maaring magagamit, depende na rin sa pag-uusap namin sa mga taga DFA kay Secretary Cayetano, eventually this IDOL or ID ng mga OFW will serve as their substitute passport. Okay, sir, linawin na po natin ito. Opo. Ha. Galing kay Julius Aramburo. Ayan, sabi niya, Ma'am Mocha, bakit yung lumabas sa site ng www.idol.ph para sa OFW ID ay may bayad daw po? Oh. Ang sabi doon, parang 500 pesos para doon sa mismong ID at 200 pesos para sa Philippine Post Postal. Mabuti mo, kano na sinabi mo yan, dahil alam mo, maliwanag from the very start, itong IDOL na ito, ID ng mga OFW, will be at no cost sa ating mga OFW. Ibig sabihin? Libre po yan, wala silang gastos, walang 500, walang 200. Pag merong taga POEA, taga OFW, o DOLE na maniningil, sabihin nyo sa amin at tatanggalin natin agad dyan dahil nangungutong yan, ibig sabihin. Okay. So, yung sinasabi ng ating mga kababayan na nasa website daw ng idol.ph na may sinisingil, ay wala pong katotohanan ito. Walang katotohanan. Puros kasulungalingan yan. Libre yan sa mga OFW. Okay, sir. Ayan po. Malinaw mga kababayan natin, lalo na yung mga OFWs natin. Kasi ito ang sabi ni Sally Ruiz, may bayad po ang card, 501 pesos sa system. System daw po eh. Hindi totoo, hindi totoo yan. Walang gagastusin ang OFW natin. Pag may ano, may naningil dyan kahit 1 piso, eh magbibitiw na ako. Okay, ayan po ha, kahit piso lang. Sigurado kayo dyan, sir, ha? Totoo yan. Basta ang OFW natin hindi gagasto. Nikusing, walang gagastusin para kanilang idol. Okay, so libre po ang idol. Ayan po. Regalo yan eh. Mukha, regalo yan ni President Duterte. Hindi magre-regalo siya si Presidente na may bayad. O yun po pala eh. Kaya wag po tayong mabahala dahil libre po yon at walang bayad. Ang tanong po, kailan daw po ba lalabas yung parang guidelines ng mga ano ba yung mga requirements para makakuha po nitong idol? In a week or two, Mocha, lalabas yung ano, yung implementing rules namin, no? Pero wag po mag-alala yung mga OFW, nakakuan sila eh. Nasa loob sila ng roster ng OFW o ng POEA, kilala namin lahat, ang nakalista lahat ng mga OFW natin, and based on their existing statistics doon sa kanilang ano, sinabit nung araw ay ipoprocess na namin yung ID nila at ipapadala namin sa kanila. Ngayon, yung mga medyo nasasabik agad, excited na makuha, pwede silang dumalaw sa POEA o sa Department of Labor, o kaya kung nandun ka sa ibang bansa, pumunta kayo sa polo office namin at doon yung makuha yung mga idol o ID ninyo. Okay, sir. Ito, liwanagin po natin ulit. Apo. Para po sa kaka-tune in lang. Sabi ni Mary Ann Badillo, Hello, Miss Mocha. Pakipaliwanag po ng mabuti kay Sir Bello yung DOLE ID. Madaming naguguluhan. May bayad daw. Pagkuha niyan online. Pwede po ba yon mag-apply at yung renewal niyan? Kailangan ba sa Pinas mag-renew? Bakit 2 buwan lang pwede magamit? Pakihabaan naman ng validation ng DOLE ID na yan dahil lahat ng OFW nakaka-uwi agad-agad ay hindi nakaka-uwi agad-agad, taon ng pagitan. Dami po kasi nagbibigay ng impormasyon pero hindi pala totoo. So unang-una po, kahit po ba online ang pagkuha ng DOLE ID ay libre po? Libre pa rin po, libre. Whether online or the usual
means of delivery, libre po yan. Lahat ng mga OFW, makinig po kayo, walang bayad po yan. Not a single centavo will be spent by the OFW in order to get their idol or ID ng Dole. Okay, ito pala, may katotohanan po ba ng expiration na hanggang 2 years? Hindi, hindi expiration yan. Kasi alam mo, ID yan eh. Pag mas nasira, limbawa, nahulog mo sa tubig, siyempre i-re-renew mo yan. Doon ka lang siguro magbabayad. Pero malayo pa yan. Maliban lang kung iwalain mo o masira mo. So lifetime? Lifetime na yung lifetime ID? Lifetime membership card yan. Oo. So wala nang renewal? Yan. Walang renewal yan. At saka mabuti na papag-usapan din natin yung ID. I think merong extension card din yan, Mocha. Baring yung asawa mo o kaya yung anak mo will be given also an extension card. Yan. Kaya lang yung privilege ng idol na yan will be for you alone, especially in connection with yung OEC. Yan. Kaya later on, pag nandyan na yung OFW bank, magagamit mo yung idol card mo na yan at magagamit din ng mga extension card holders mo. Okay po. So, wala pong katotohanan na may expiration na 2 years lang ang idol. Wala, wala. Ano, lifetime ewan ko sinong gumagawa ng mga... sa bagay, hindi mo maiwasan talaga tayo mga Pilipino. Mahilig tayo sa chismis. Mahilig tayo sa mga... Anong tawag dito? Haka-haka. Mm-hmm. Pero mabuti na rin yun na may nagtatanong para masiguro natin, matyak natin kung ano talaga ang totoo na walang bayad ang OFW cards. Okay, sir. Malino na po yun. Itong pangalo ay isa pa pong katanungan. From Daculio, Aim Nati Daculio. Paano makakuha pag online mag-process? Yun, hindi ako technical nun, Mr. Daculio, ha? Pero mai-explain yan later on ng mga technical people natin, lalong-lalo na yung gumawa ng system na yan na si Mr. Almirol. Lalabas din siguro yan sa aming implementing rules and regulation. Okay, basta maliwanag, walang bayad at walang expiration date. Wala. Maliban lang kung sisirain mo o walain mo o kaya manakaw o kaya masira dahil inamit mong paglagay ng sapatos, ganun. Okay, sir, paano daw po kung may changes ng country at position? Tanong ni Makoy Lustre. All you have to do is inform OWA or inform DOLE and they will do the appropriate correction or revision in your card. Okay, sir, tanong po ni Ovi Encela, kung makakakuha po ba siya ng IDOL or DOLE ID for OFWs kahit hindi nakatapos ng contract pero dating OFW na po siya? Okay, kanya pa rin yan. Permanente yung OFW card na yan. Permanent. Permanent na yan. Ayan, so sabi ni Olive Domingo de la Cruz, wow, may extension at lifetime pa. Thank you. At maraming nagpapasalamat po dahil nilinaw nyo po na walang bayad, walang expiration. Okay, so ito sir, accommodate po natin itong mga tanong nila. Okay. All right, ito po. From Long Lasting Love. Wow. Sino bang kalab mo, ha? Oo nga, Long Lasting Love. Sabi niya, tanong lamang po, tulad ko, pauwi ako ng Pilipinas for vacation. Okay. Over 12 na ng July ang flight ko. Okay. Okay na ba para kumuha ako ng OFW ID or OEC pa din para sa akin? Same employer, babalikan ko. OEC pa rin ang gamitin mo, Long and Lasting Love. Pero kasi ginagawa pa natin yung ID mo. Mm-mm. Pero pag nakuha mo na yan, pwede mo nang gamitin yan instead of yung OEC. Okay. Pero mabalikan natin yung OEC. Mm. Pagpabalik ka, hindi ka namin nire-require ng OEC. Oo nga, di ba? Sinabi niyo na yon. Oo, sinabi pagbalik, ko na pagbalik mang gagawa, same employer, na, ng OEC yan. Wala na pong OEC. Oo. Okay. So sige po, comment lang po tayo dito. Sige. Ayan, nahimasmasan po yung ating mga OFWs. Dahil nga akala nila ay may bayad. Sabi po ni Elisa Lardizabal, paano po if naka-register na po ng BM online o balik manggagawa online, kailangan pa po ba ulit mag-register? Hindi na kasi nakakuan ka na rin, nakalagay ka na sa roster ng POEA. So on the basis of the statistics na nandun, doon ka issue ng ID mo.
from ano po? Pero kung gusto mong baguhin yung mga nilagay mo noon na mga data, pwede naman. Oo. Okay. Tinatanong po, paano raw po yung mga TNT? Pwede ba silang kumuha ng mag-apply idol? Sila. Mag-apply sila and they become regular OFW. Oo, kasi wala tayong data tungkol sa kanila. So they have to apply and then they become regular OFW. After that, they can be issued already their ID. Ah, okay. Sir, tanong po ni Crystal Rivera Gemma, ano ba yung requirement sa pagkuha ng idol? Actually, wala eh. Kung you are an OFW, bibigyan ka na ng ID. Mm-hmm. Oo, kasi meron ka ng ano, meron ka ng record dun sa POEA. Okay. So on the basis of your record, you will be issued your idol. All right. Basta OFW ka, automatic na meron ka na magkakaroon ka ng ID. Oo, meron ka ng ID. Sir, ang tanong po ni Yams Giyaya Malinaw, Ma'am Sir, dito po ako sa Singapore. Saan po kami pwede maka-avail? Same question din po eh. Halimbawa nasa KSA sila. No problem. Kung the moment na mag-issue kami ng ID, kung nasaan ka, kung halimbawa nasa Singapore ka, yung office namin, yung polo office namin dyan, ang magbibigay sa'yo. Okay, so they have to write, sa online pa rin po sila? Online, kung gusto nila. Pero in diretso mismo sa, kwan eh, pumunta sila sa polo office, doon sila hingi, asan na yung ID ko? Okay, so pwede silang pumunta sa polo kung saan bansa man sila. Philippine Overseas Labor Office. Okay. Yan. Basta merong polo, pwede nyo makuha ang ID nyo doon. Correct. Yan mo ka. Sir, meron na po bang abiso? May notice na po ba sa lahat ng mga polo? Alam na lahat ng polo yan na meron tayong idol. And sooner or later, they will be given the instruction on how to deliver these IDs. Okay, deliver galing po saan? Sa kanila. They will, ipapadala natin sa kanila, sila na magbibigay ko doon sa mga OFWs in the respective area of jurisdiction. Okay. Halimbawa po, labor attaché ka sa Riyadh, ikaw ang bahala doon sa mga ID ng mga taga-Riyadh. Ngayon, kung merong mga taga-Riyadh na nagmakasyon, sabi nila, dito ko na lang kunin sa Pilipinas, pwede rin makuha din sa Pilipinas. Okay. Sir, kasi tulad nung isang araw, nung nalaman na pwede palang kunin sa polo yung kanilang ID, gusto nang pumunta kinabukasan. Pwede ba yun? Hintay. Soft launching muna nung nung July 12. So, sabi mo nga, we will come up with the implementing rules para mabigyan ng guidelines lahat and then ipoprocess na yung kanilang ID. Okay, sir, kailan nga po ulit lalabas yung mga implementing rules? Within a week or two. And then by early August, meron ng ID lalabas. Oh, kaya mag-OFW ka na Mocha para mabigyan. OFW naman ako ah. Ano ba? Di dapat may ID ako? Dapat presently ako ay employed? Or hindi, basta naging OFW ka, bibigyan ka. So yun sabihin, nag-OFW ako sa Qatar noon, almost 10 years na nga sir. Pwede pa akong kumuha siyempre, may data ka dun eh. Meron, pwede pa akong kumuha ng idol ko. Pwede. At bibigyan ka kahit hindi ka, we will prepare the idol. And then if you want to get it, then you can have it. Kailan ko po pwedeng makuha yan, sir? Pag nagawa na namin. So by August. Saan ako pupunta, sir? Ha? Saan ikaw, ko pupunin? Sa akin gusto mo eh. Diretso? Hindi, gayahin natin si VP Lenny. Kunyari, papunta ng parang normal na tao lang. Yun. Di punta ka sa Dole o kaya gusto mo sa POEA. Mas marami doon. Marami mga OFW doon. Dole or POEA. Baka meron kaming special space doon sa Dole. Para sa OFWs ng idol. Para sa idol. Para sa idol. Ayan. Okay. Sir, paano daw nila malalaman kung nandoon na yung ID nila? Announce talaga yan. There will be a massive information campaign to inform the OFW that their ID is already available. Okay. At for free. Repeat ka na. Sir, baka bawiin nyo yan, sir. Pag may naningil, sabi ko nga eh. Sisibakin namin yung naningil. So, maliit nung kumakalat na screenshot ng website ng idol.ph na merong sinisingil na 700 pesos. Ang kanila siguro niyan, Mocha, yung naririnig nila. Sabi nila, sino magbabayad niyan? Oo. Normal, siyempre, yung employer. Kasi sila naman nagbabayad ng OEC eh. Okay. Mawala na yung OEC, yun na lang bayaran nila. Ayan, sir, i-clarify natin.
ano po yung sinasabi niyo na ang employer ang magbabayad? Oh, yung employer ang magbabayad niyang o yung idol. Kasi sila naman ang nagbabayad ng OEC eh. Mm. Oh, ngayon mawawala na yung OEC, yung idol na lang magagamit. Mas mura nga eh. Oh, yung OEC medyo mahal-mahal yun, $25 yata eh. Okay. Oh, ito mura-mura. Oh, minsanan lang 'yan. Oh, magkano po yung babayaran ng employer? Less than 1,000. Okay. Ang employer 'yan, walang gastos ang ano, ang OFW at hindi pwedeng ikalta sa sweldo. Okay po. Ayan po ha, ang employer. Ang employer. Ang magbabayad. Oo. Kasi presently, ang nagbabayad ng OEC ay yung employer. Mm-mm. So na kwan lang normal, natural lang na sila ang magbayad ng ano. Okay po. Ayun, malinaw po. All right. So, sir, sabi ni Lizelle Peculados Vistal, hala, kami man ang nagbabayad ng OEC. Ang mga OFWs daw po nagbabayad ng OEC, hindi daw po employers eh. Dapat hindi eh. Paano kung sabihin ng employer, you pay for your idol? Paano na? Singilid natin yung employer. Kasi sabi ni Rajesh Monares, sir, malabo ang amo magbayad, kami pa rin mga OFW magbabayad. Ayun siguro yung sinasabi na yung pag nagbabakasyon sila at kumukuha sila ng OEC nila, ganun. Nung araw, kasi nung araw, nire-require pa rin ang OEC. Pero discarded that requirement na, basta balik ka, manggagawa ka na. Hindi ka na dapat hingian pa ng OEC. Okay, sir, sana po maitanong nyo rin po sa mga technicals nyo. Kasi talagang kumakalat sa social media. Oo. Okay, na meron daw pong 701 pesos na bayad. At may expiration na 2 years. Okay. So, ulitin po natin. Number one, walang bayad. Walang bayad. Walang bayad. Number two, walang expiration. Walang expiration yan. Alright. So, ayun po. Yeah. Kung meron po silang mga katanungan pa po, para hindi po sila... Meron kaming ano, hotline kami. Mm-mm. Hotline 1349. Ayan po, ayan. Ang hotline. Idadial lang po sa cellphone yon. Oo, kahit overseas, libre yan. So, 1349. 1349, 24/7 yan. Oo. Oh. Ayan po, para po hindi tayo maloko ng mga peking balita yan, na kumakalat. Pero ikalat nyo na po, huwag kayong magbayad. Pag merong sumingil sa inyo na taga Dole o taga POEA o OWA, sampalin nyo agad. Sabi nga ng presidente natin, sampalin mo. Di ba? Okay sir, pasensya na ha. Sabi ni anak ni Dolly Carling, sabi nyo dati walang bayad, tapos ngayon meron na. Naguguluhan sila, sir. Ang sabi ko, walang bayad galing sa OFW. Hmm. Kung may magbayad man, it should be the employer. Okay. Sir, ipaano nga ito? Ano? Sabi ni Maury Clare, hindi amo ang nagbabayad ng OEC dito, kundi ang OFW mismo. Hindi bale. Whether it is you or the amo who will pay, ang pagbabayarin namin sa idol is the employer, not the OFW. Maliwanag yan. Wala kahit isang kusing ang babayaran ng ating OFW. Pag may sumingil sa inyo, sabihin nyo sa amin at tatanggalin namin sa trabaho. Sino po? Yung sino mang tao sa Dole o sa OWA o sa POA na nangil sa inyo tungkol sa pag-issue ng idol, sumbong nyo sa amin at tanggalin sa trabaho. Nangungutong yan. Okay, sir. Ayan. Sabi po ni Elizabeth Deliosa. Ayan. So talagang may bayad ang idol ID, pero hindi ang OFW. Correct. Ang tama. Magbabayad. Tama. Oo. Tama. Employer po. Oo. Ang magbabayad. Tama, yeah. Po ba? Tama, tama yan. Tama yan. Hindi ang OFW. Libre ang idol sa OFW. Maliwanag po yan. Okay. Ayan po. At ayan po. So, sir, open pa po ba kayo sa ating mga questions pa? Kahit ano. All right. Kailan po nila ito makukuha, sir? August po ba? Oo, pipilitin natin by August, ilalabas na natin yan. By August. Kaya, meron po ba tayong website para po malaman nila? Facebook? Na ready na, may guidelines na. Mukha, magbukot na naging sumagay. Ayaw nga pala. Lalapitan ko na lang kayo, sir. Lalapitan ko na lang po kayo patungkol dyan.
Okay. Ayan po. Sir, pasensya na ito pong makulit na tanong ng ating mga OFWs. Kasi syempre, hindi naman nila kontrolado yung kanilang mga employer. Ang tanong po ni Rain Law, sir, hindi po employer ang nagbabayad ng OEC po, kami po. Paano kung hindi magbayad ng employer ng idol? Eh, hindi nyo problema. Basta meron kayong idol, wala na kayong problema, hindi na, wala kayong babayaran. What matters is that you have an idol for free. Yan, I repeat, for free. Okay. Yan. Sir, at kasama dun sa idol ay yung ano po yung mga SSS? Oh, yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Then maari siguro lang ano, maaring ka sa kwan din yan later, yung OFW Bank. Yan. At sabi ko nga, in the long run, this ano idol may be converted as a substitute passport. Oh, yun, kailangan niya ng arrangement through the Department of Foreign Affairs. Kailangan natin ng tulong ni Secretary Cayetano dyan. Para limbawa, ikaw, nawala mo yung passport mo, pwede na yung ano, pwede nang substitute muna yung ano mo, idol mo. Yes. Pwede mong walayin yung passport mo, wag na wag mong walayin yung idol mo. Wow, ganun po sir ha. Pwede mang pambiyahe yan sa aeroplano. Pagka na-raise na ni Secretary Cayetano yan. Pwede rin yan sir, no? Opo. Ito po may suggestion si Efren Alano. Ayan, sige Efren. No? Dole, dapat, sabi niya, dole dapat ang maningil sa employer namin. Kasi tulad ng passport nga, di namin hawak. It means matigas ang ulo ng mga employer, kaya it's better if dole ang maningil. Huwag kang mag-alala, hindi na kailangan singilin ng mga employer nyo. Basta ang importante, malagasan nyo, ibigay namin yung ID nyo libre. Wala kayong babayaran kaysa magbayad ang employer nyo, hindi. Basta inyo yung idol, walang bayad. Okay. That yung problema doon sa employer nyo, sa amin na yun, wag nyo man. Oh, so ganito nga yun, mga kababayan, makukuha nyo yung ID nyo. Libre. Nang wala kayong nilalabas na pera. Tama. Tama po, tama ba? Tama po yan. Oh, so ito para malinaw, sir, kunyari ito yung Dolly ID ko. Hawakan nyo, sir. Hawakan nyo. Okay. Ayan. Lalapit ako. Andiyan na po ba yung Dolly ID ko? Andito na, Moka. Kanina pa naghintay sa'yo. Ito na, oh. Akin na. Ayan. Walang bayad, sir. Wala, libre. Talaga, yan. Sir. Wala. Alis na ako, sir. Oo. Oh, ayan gusto po. Gusto mo, pakapayin pa kita. Ayan na nga po, mga kababayan. Malinaw na po siguro yung illustration na yun. Ano ho? Walang bayad. Yan, walang bayad. O yun, walang bayad. FW. Malinaw. Oh, yan sir. Ang regalo ng presidente yun, eh. Oh, at klinaro niya sa amin, huwag mong pagastusin ang ating mga OFW. Okay, sir. Walang bayad, walang expiration. Ayan. By August, lalabas na po yung mga idol, no? ID. ID. At yung mga ano po yun, yung guidelines? Guidelines. Before that pa, siguro. Before that. Oh. Okay. Alright. Ayun po. So, meron po ba kayong mensahe po sa ating mga OFW? Ayun lang ang aking pakiusap na sa ating mga OFW na bigyang halaga ang kanilang idol. Oo, dahil yan, magiging lifetime nilang ano, possession yan. At saka huwag po kayo naniniwala sa mga chismis. Alam mo, hindi natin maiwasan yung mga naingit. Halimbawa, hindi sila OFW. Siyempre, bakit sila meron? Kami wala. Pero yan ang ano, di ba? Privilege yan ng mga OFW. May natatanong, sir, kasama rin po ba ang seaman daw dito? Ah, yes, OFW sila eh. Ayan po, ang ating mga marino. Good OFW news yan. Sa ating mga marino. Na kasama kayo sa idol. Yes, because they're also natin. Our migrant workers. Okay, sir. Continue, sir. Sinabi ko, pag kayo'y nakakuha ng idol nyo, bigyan nyo ng alagayan. That is one of your most treasured possession bilang OFW. Mula ngayon, yung ID na yan ay gagamitin nyo na pag kayo ay nagbiyahe na. Wala na yung OEC, wala nang pilahan. Kung minsan, lalo na sa Hong Kong, minsan pumunta ako doon, meron mga 500 nandun sa opisina ng polo namin, nakapila para lang kumuha ng OEC. Mm-hmm. Nakapila ka na, naghihintay ka ng 4-5 oras, mamaya magbabayad ka pa. Ngayon, wala na with this idol. At huwag kayo po naniniwala sa mga chismis na inggit lang sila na meron kayong ID na walang bayad. And this ID will give you so many privileges that was never imagined before. Only under President Duterte na namigyan kayo ng ganitong privilege card.
Ayan, maraming salamat po Tatay Digong, Pangulong Duterte, at regalo niya ito yan sa ating mga OFWs. Opo, tagabigay lang kami. O, wag magpapaniwala ha sa mga fake news dyan. Malinaw na po, galing kay Dole, Secretary Bello. Okay, sir, ito po, tanong ni Melia Bakiran. Kasi marami nagtatanong, eh paano po namin makukuha ang idol dito kami Saudi Riyadh ngayon? Ah, makukuha nyo dyan, papadala namin yung ID dyan in due time. Pag kami nakagawa na, ipapadala namin sabay-sabay yan. Uunahin nga namin ang Middle East kasi alam namin ang inyong katayuan dyan eh. You are the most favored OFW. Ay, wag naman kayong ganun, sir. Dami yung Hindi, kasi dami silang dinadaan ng hirap eh. Totoo. Na, kasi napaka-stricto nga naman po. Opo. Di ba nagpunta po tayo doon sa Riyadh? Talagang nakakaawa po yung ating mga OFWs doon. Lalong-lalo na nung pinuntahan ko noong August 2016, mm-hmm. yung mga 11,000 stranded overseas workers natin. Mm-hmm. Naku, nakita ko sila doon sa may bahay kalinga sa mga babae, tapos istereha sa mga lalaki. Nakatira sila sa mga makeshift tent. Walang tubig, wala silang malinguan. Mabuti nga, nabuhay pa sila. More than 2 years sila nakandun. At napauwi nyo na po. Napauwi na natin lahat. Except those yung nakahanap ng panibagong trabaho. So, we allowed them to stay. Ayan po. Alright. Sir, from Alcitan, kapag nagpalit ba ng employer, need palitan or update ang idol? Hindi. Permanente yung ID nyo na yan eh. O, permanent na rin ngayon, po. Kung gusto mo, dagdagan ng data, okay ka, pwede mo. Pero yung ID mo na yan, nandyan na, permanente sa'yo. Okay. So, ayan po, malinaw na malinaw. Kasama rin po ang ating mga seaman dyan sa tinatawag na idol. Walang bayad, walang expiration date. At regalo po ito ni Pangulong Duterte para po sa ating mga OFW. Sir, kukunin ko po yung idol ko, ha? Bibigyan kita. Sa POEA ko na ako kunin, o sa Dole. Kahit saan mo gusto. Ako gusto mo, deliver ko pa sa iyo. Huwag na nga, sir. Pagpunta po tayo doon na parang ordinary mga wala. Parang ginawa ni BT Lenny, di ba? Sa lisensya sa LTO. Ganon din po ang gagawin natin. Okay. Ayan po. So, maraming salamat po. Walang ano man. Kuya Bebot. Anytime. Thank you po, di kuya. Kuya po ng ating mga OFW, Dole, Secretary Silvestre, Bebot, Bello III, at yung kanyang cellphone number ay... Alam na nila lahat eh. Nako po, huwag niyo na pong itatext si Sec Bello ha, yung ating mga kababayan. Kasi po nung isang beses, in-announce po natin yan. At ilang calls a day, ilang texts na natatanggap niyo? At less than 100. Oh. At least 200 calls lalo and texts. Lalo na sa gabi. Lalo na sa gabi. Nako, baka pagsilosa ng asawa. So ito na lang po ang Dole Hotline. 1-3-4-9. Yan. Yan. Maraming salamat po. Thank you rin. Kuya Bebot. This is a good public service program. Thank you, sir. Yeah, thank you. Para sa ating Dulaang Duterte Special, OFW pa rin po ang tampok sa ating radio drama series. Sa pagbabalik ng ating weekly drama special, ating sinubaybayan ang kwento ni Judy Lin, isang OFW sa Hong Kong na nakatikim ng pagmamaltrato sa kamay ng kanyang mga amo. Paano nga ba niya ito natakasan? Yan po ang ating aalamin sa ikalawang yugto ng ating radio drama special na pinamagatang Buhay OFW. Wala ang passport ko. Nasaan ang passport ko? Naku, magigising na sila. Kailangan ko nang umalis. Judeline, where is our breakfast? You're so lazy. Wag po! Don't hurt me, ma'am! You lazy monkey! You clean this up and make our breakfast! Ilang linggo pa ang lumipas, naging mas malabis din ang mga naging parusa ng mga amo ni Judy Lin. Konting mali lang sinasaktan na siya at sinasabunutan, lalo na ng kanyang among babae. 3 buwan na rin siyang walang sahod at hindi pinapakain. Tanging maliit lang na cup noodles kada araw ang kanyang naging panawid gutom. Hindi na rin siya basta-bastang nakakalabas hanggang sa dumating ang isang araw. Judy Lin, you go to the market and buy dog food. You better get back soon or else. Yes, Mrs. Cheng. Ayoko na. Hindi na ako babalik dito. Kahit wala ang passport ko. Aalis na ako. Mamamatay ako dito. Nagawa ngang makatakas ni Judy Lin mula sa mga amo.
Sa kanyang pagtakas, pinuntahan kaagad ang kaibigang si Mia at dumiretso sila sa Siam Shui Po Police Station para ireklamo ang mag-asawang Cheng. Matapos nito, dinala naman si Judeline sa Caritas Medical Center para ipagamot ang mga natamo nitong sugat at pasa. Naging malubha rin ang kalusugan ni Judeline na naging malnourished sa kamay ng mag-asawang Cheng. Sa tulong na rin ni Mia, pinuntahan nila ang embahada ng Pilipinas para humingi ng saklolo. Dinala naman si Judeline sa opisina ng Mission for Migrant Workers kung saan siya ay kinupkop. Isang linggo pa ang nakaraan nang mabawi na ni Judeline ang kanyang passport mula sa mag-asawa, wala na rin siyang balita dito. Mia! Nakuha ko ng passport ko! Makakabalik na ako ng Pinas! Magandang balita yan. Kaya lang, paano ang mama mo? Ayoko muna siyang kausapin. Magagalit lang sa... Kukumbinsihin lang ako maglagi dito. Ayoko na! Miss ko ng mga kapatid ko! Ikaw bahala. Paano kapag uwi mo? Anong trabaho mo? Bahala na. Basta, gusto ko nang umuwi. Judeline, may mga taga-Polo dito. Gusto ko sana nilang kausapin. Mia, tawagan na lang kita mamaya. May naghahanap daw sa akin. O sige, bye. Polo? Ano po ang Polo? Ah, sila ang Philippine Overseas Labor Office. Nandito sila para alamin ang kalagayan mo. Hi, Miss Judeline. Ako si Belle. Mula ako sa Polo. Gusto lang po namin alamin ang kalagayan niya dito. Okay naman po ako dito. Naka-recover na rin po ako sa mga sugat ko. Mabuti naman po. Ano po pala ang plano ninyo? Gusto ko na po sanang bumalik ng Pinas. Ayoko na po magtagal dito. Kaya lang po, matagal kasi akong walang nakuhang sahod mula sa mga amo ko. Kaya hanggang ngayon, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ikabubuhay, lalo sa pangtustos ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Ah, ganun po ba? Pwede po tayo makipagtulungan sa OWA. OWA? Sila po ang Overseas Workers Welfare Administration. Pwede po tayong humingi ng tulong sa kanila. Alam ko po, meron silang programa para sa mga katulad ninyong OFW na nais bumalik ng bansa. Ganun po ba? Sa kaso po ninyo, pwede po kayo mag-avail ng Skills for Employment Scholarship Program or SESP. Pati na po yung mga kapatid ninyo, pwede nyo silang i-enroll sa tuloy-aral program ng OWA. At ang DOLE naman po, mayroon din program na Balik Pinay, Balik Hanap Buhay. Matutulungan po kayo dito makapagsimula ng sarili ninyong negosyo. May mga trainings po silang ginagawa at mga seminars para gabayan kayo tulad ng spa, beauty parlor. Gusto ko yun. Hindi ko po talaga kayang buhay OFW dito. Pati yung nanay ko. Pwede ko rin siya makumbinsing magbalik ng bansa at mamuhunan na lang kami. At yung mga kapatid ko, mapag-aaral ko na sila ulit. Opo, ma'am. Maraming salamat po. Ay, huwag po kayong magpasalamat sa akin. Programa ito ng pamahalaan natin. Kami po ay nandito lang para umalalay sa inyo. Bukas po ay nakatakda ang pagbabalik ninyo sa Pilipinas. Maraming salamat po. Nakauwi na nga si Judeline sa bansa. Ngunit bago niya tuluyang lisanin ang Hong Kong, masinsinang nagkausap ang mag-ina. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam ganun pala kalala ang sinapit mo sa mga amo mo. Ito rin lang kasi ang alam kong pagkakakitaan, lalo na tuwing naiisip ko ang mga pangangailangan ng mga kapatid mo. Pinipilit ko nalang indahin ang kalungkutan at ang minsang pananakit nila. Mama, hindi po natin kailangan magtiis. Mayroon pong ibang paraan para kumita ang mga katulad nating OFW. Pwede na tayong pumalik sa bansa. Tutulungan tayo ng pamahalaan. Sumama na ho kayo sa akin. Oo anak, salamat sa Diyos. Dahil sa programa ng pamahalaan, na ipagpatuloy ang kolehiyo ng magkapatid na Jennifer at June. At dahil na rin sa pagnanais mabago at mapaganda ang buhay,
Kasabay ang walang sawang pagpupursige ni Judeline, kanyang natapos ang training sa cosmetology. Ngayon nga ay naipundar niya na ang kanyang sariling beauty parlor. Bumalik na rin ang kanyang ina sa Pinas at sa wakas, isang pamilya muli ang nabuo. Sana po ay nagsilbing inspirasyon ang kwentong tampok sa episode na ito sa mga gustong alamin ang mga proyektong ipinagkaloob ng pamahalaan sa ating mga makabagong bayani. Bisitahin niyo lang po ang website na www.dole.gov.ph, www.nrco.gov.ph at www.owa.gov.ph. Sa mga gusto pong mag-share ng kanilang kwento, just message us at Radio Television Malacanang RTVM Facebook page. At hanggang dito na lang po muna tayo mga ka-DDS. Abangan muli ang ating susunod na episode. Next week po yan. Every Sunday tayo, 9 a.m. At para po sa ibang impormasyon, patuloy niyo pong sundan ang PCOO RTVM, Mocha Usun Blog at Martin Andanar Facebook pages, RTVM YouTube channel at rtvm.gov.ph. At sa lahat po na nakatutok ngayon, maraming salamat po sa pakikinig. At hanggang sa muli, ako po si Mocha Usun at ito ang ating The DDS Podcast. Happy Sunday to all! Salamat po! Mula sa palasyo, straight from the palace, two of the most trusted DDS voices have joined forces para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive behind the scenes, exclusive behind the scenes, programang para sa masa, ang DDS Podcast.